What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. At kung first time mo pa lang sa channel na ito, mag-subscribe ka naman at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bawat upload na video tungkol sa mga bangko. Tama guys, dahil sa video na ito, pag-uusapan na naman natin ngayon tungkol sa mga bangko. Pero yung bangko na ito ay tungkol sa may BPI. Pag-uusapan natin kung paano nga ba mag-close ng ating Passbook savings account sa may BPI. Kaya siguraduhin mo lang na tumutok sa video na ito hanggang dulo dahil ituturo ko sa inyo ang step-by-step process kung paano nga ba yung tamang proseso sa pag-close ng ating Passbook savings account sa may BPI. Bagong lahat guys, gusto ko lang magpasalamat sa inyo dahil umabot na po tayo sa may 200,000 subscribers sa aking YouTube channel. At patuloy pa pong dumadami. Kaya kung first time ka pa lang sa channel na ito, nagtuturo po ako ng mga tutorials, mga current events, at mga government inquiries kagaya ng SSS Pag-ibig at PhilHealth, at nagtuturo din po ako tungkol sa mga bank account na mga inquiries. Kaya kung first time ka pa lang sa channel na ito guys, mag-subscribe ka na po dahil gumagawa po ako ng mga content na nakakatulong po sa inyo. So ayun nga guys, kagaya ng sinabi ko kanina sa intro, ituturo ko sa inyo yung tamang proseso kung paano nga ba mag-close ng ating Passbook savings account sa may BPI. Siyempre guys, madali lang naman mag-close ng ating savings account kung sakaling ayaw nyo nang gamitin yung bangko na yun or kung sakaling lilipat na kayo sa ibang bangko o di kaya gagamitin mo yung pera mo na naipunin nyo sa bangko. Kaya kung nakapag-decide ka na mag-close ng iyong Passbook savings account, ang kailangan mo lang gawin guys ay pumunta sa BPI kung saan ka nag-open na branch ng iyong savings account. Kasi guys, kung saan ka nag-open, mas okay dun ka na rin po na mag-close ng iyong Passbook savings account. Kasi nandun po yung record mo. Next naman guys, kapag nandun ka na sa may BPI kung saan ka nag-open, sabihin mo lang po sa guard na magko-close ka ng iyong account. At antayin mo lang po na tawagin ang iyong number ng customer service. Paalala lang guys, kung mag-close kayo ng Passbook savings account, kailangan dalhin nyo po ang inyong Passbook. Kasi titingnan po nila ito at gagamitin para tatakan na katunayan nag-close ka na po ng Passbook savings account sa may BPI. So ayun guys, pagkatapos halimbawa na tawag ng number mo sa may customer service, sasabihin mo lang dun sa may teller na mag-close ka na ng Passbook savings account mo. At syempre magtatanong din yun kung bakit i-close mo na. At depende na rin po yun sa iyo kung anong dahilan mo kung bakit magko-close ka na po ng Passbook savings account. Pagkatapos nun guys, bibigyan ka po ng form na fill upan na magko-close ka na ng Passbook savings account mo. Tapos ituturo ka nun sa may machine nila, BEA ata yung tawag nila dun. Nakukuha ka dun ng number kasi diba once na mag-deposit tayo sa may BPI, merong number, merong machine dun na dun tayo kukuha. Tapos ine-enter po natin dun yung ating savings account number. Tapos dun din nakalagay kung mag-withdraw tayo or kung magde-deposit. Tapos i-enter natin yung amount kung magkano. Bali, kapag nandun ka na sa customer service, uutusan ka po noon ng teller na pumunta muna sa may BEA na machine. Pagkatapos guys, yung gagawin mo dun ay i-withdraw mo na po ang lahat ng pera na nasa Passbook savings account mo since magkoclose ka na po. So ayun, once na nalagay mo na po ang account number mo, tapos nalagay mo na rin yung amount kung magkano yung total ng pera mo sa may Passbook savings account mo, tapos click mo na po yung OK kasi ang nilagay mo doon is for withdrawal. Pagka-click mo ng OK, may lalabas po doon na papel na number, tapos yun po yung kukunin mo at ibigay mo po sa may teller. Tapos ipaprocess na po yun nila. Tapos meron din nagtatanong guys kung yung laman ng Passbook savings account mo, kung pwede bang i-transfer sa ibang bank account mo. Yun yung hindi ko pa na-try kasi ayun nga sa experience ko, yung ginawa ko doon ay since Passbook siya, inutusan po ako na i-withdraw lahat ng pera na yun since magko-close ka na ng account. Kaya hindi pa ako sure guys kung pwede natin i-transfer kasi Passbook yung gamit natin, kung pwede natin i-transfer sa may ibang bank account yung kinuha natin na pera sa ating Passbook kasi Passbook po yun, under the counter yung transaction. Kaya hindi pa ako sure kung yung laman ng Passbook mo ay pwede natin i-transfer sa ibang account since Passbook po yun. Tapos ang pwede lang guys, sa experience ko, ay pwede natin ilipat ang ating account sa ating BPI na ATM savings account. Halimbawa, di ba yung Passbook gamit mo? Nahihirapan ka sa mga transaction nito dahil under the counter. Ayaw mo nang pumila. Ang gagawin mo na lang guys, para mas convenient yung pag-withdraw mo ng pera, pwede ka po mag-change ng savings account from Passbook savings account into ATM savings account. Ano po yung pinagkaiba nun? Kasi once na mag-open ka, di ba tinatanong ka kung anong klaseng bank account yung i-open mo? Passbook ba or ATM? Kapag Passbook, under the counter yung transactions.
under the counter yung pag-withdraw, under the counter din po yung pag-deposit. Pero meron ding online sa pag-deposit sa ating Passbook, pero yung pag-withdraw talaga is under the counter. Since nahihirapan ka sa pag-withdraw, ang gagawin mo na lang ay pwede ka po mag-open ng ATM savings account sa may BPI. Kumbaga yung laman ng Passbook savings account mo, itatransfer mo na lang po sa may bagong ATM na savings account mo sa may BPI. Pwede nyo po yun gawin kung nahihirapan kayo sa paggamit ng Passbook. Kasi ang kagandahan lang sa may ATM, makakapag-withdraw kayo anytime kung saan-saang mall man. Kung sakaling merong emergency or kailangan nyo ng pera, makakapag-withdraw kayo kaagad. Unlike sa may Passbook savings, ay kailangan mo pang pumila sa may BPI kung saan ka nag-open or kahit saang branch man. So ayun na nga guys, after ma-process ng teller, ang mangyayari na guys ay kukunin na niya yung Passbook savings account mo, tapos lalagyan niya na po ng puncher, yung parang palatandaan na binubutasan nila, katunayan na nag-close ka na po ng Passbook savings account mo sa may bangko or sa may BPI. Pagkatapos nila butasan guys or tandaan, tapos lalagyan nila dito ng sulat yung sa mga hindi pa nalalagyan ng mga transactions natin na close account. Katunayan, hindi na natin pwede ito gamitin since nag-close na tayo ng account sa ating Passbook savings account sa may BPI. Tapos meron naman pong nagtatanong kung anong mangyayari dun sa may online account mo sa may BPI. Kung sakaling nag-enroll ka ng online account nito para sa online banking, ang mangyayari po dun sa account mo ay nandun pa rin po. Pero ang mangyayari ay magiging zero na since nag-withdraw ka na po at kinuha mo na pong lahat ng pera na meron ka sa may Passbook savings account mo. Bali kung meron kang Passbook savings account, tapos kung gusto mong itingnan online, pwede po yun. I-click mo yung link sa itaas na yan dahil meron po akong tutorial kung paano mag-login or kung paano gumawa ng online banking account sa may BPI para ma-monitor mo po yung laman ng pera mo sa iyong Passbook savings account. Pero ang disadvantage lang nun guys ay hindi ka makakapag-transfer ng pera online kasi yung account na ginamit mo po ay Passbook. Kaya ang kagandahan lang sa may ATM savings account ay makakapag-login ka online or makakagawa ka ng account online. Tapos makakapag-transfer ka rin ng pera sa kahit saang bangko or sa kaparehong bangko. Para naman sa tutorial guys sa pag-link ng bagong ATM savings account, kung sakaling ganun yung ginawa nyo, nag-close ng Passbook tapos nag-open ng ATM, click nyo lang po yung link sa itaas na yan para sa tutorial at step-by-step process kung paano yung gagawin kapag meron ka ng existing online account at ililink mo na lang po yung account mo sa may existing account mo sa may BPI. So ayun, pagkatapos nun guys, after matatakan ito at after masulatan, pwede muna po makuha yung pera na laman ng iyong Passbook savings account. Kaya kung nahihirapan ka sa transaction ng Passbook savings account guys, may option naman po na pwede ka lumipat sa may ATM savings account para mas convenient para sa pag-withdraw ng iyong pera. Kaya ayun lang guys, ganun na po kadali kung paano mag-close ng Passbook savings account sa may BPI. Kailangan mo lang pumunta doon, dalhin ito at magdala ng mga valid ID. Sa next video naman guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-open ng ATM savings account sa may BPI. I-click mo lang yung link na yan para sa tutorial at step-by-step process. Hanggang dito na lang mga ating vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood.